Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakasariwang update mga ka-Aldab. Well, bago tayo pumunta sa ating pinaka main update mga ka-Aldab, marami pong nagtatanong sa atin mga ka-Aldab, Mr. Destiny, ano nga po kung yung ibig sabihin itong latest na TV commercial nila Bea Alonso at ni Richard Folkerson Jr.? Bakit may proposal na pinapakita? Ano nga po ba yung ibig sabihin nito? O pahiwatig niya po ba ito? Mga asar lang ba? O ano na? Kumbaga, mahirap pong ipaliwanag yan mga ka-Aldab. Dahil, kumbaga, TV commercial po ng sabon o ng shampoo pagkatapos may mga ganyan. Hindi mo alam kung paano nila to pinapakita o anong ibig sabihin o ano talaga yung tipong pinupunto ng commercial na yon mga ka-Aldab. Pero siyempre mga ka-Aldab, ako mahirap po muna magsalita. Alam nyo naman po na binabantayan po tayo ng mga taong mapanira po sa social media. Yung tipong ako na lang po yung binabantayan na kapag ka nag-post tayo eh iba, kumbaga ibabas tayo sa ibang channel po ah, sa ibang website, sa Twitter tsaka sa Instagram. Okay lang naman yun mga ka-Aldab, at least kumbaga nanonood sila at pumupunta po sila dito sa channel natin. Well, pag-usapan na po natin itong nagaganap po kay Mengay. Sa totoo lang mga ka-Aldab, ipopost ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Dito po sa Santa Maria, Bulacan, ang pamilya Mendoza po talaga ay matulungin. Kumbaga, hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na marami pong natutulungan si Maine Mendoza sa panahon po ng pandemic. At nagbibigay po ng ayuda. Hindi po ba? Ito po yung sinasabi nating kumbaga umaayon po. Ibig kong sabihin mga ka-Aldab na hindi po, pwede niyang lokohin yung mga taong nasa paligid po sa kanya. Especially yung mga mamis, mga titas, mga senyor. Hindi po ba na sinasabing pinapaasa niya lang. Ito ah, common sense na lang po. Si Mengay nagbibigay po ng mga tulong. Pero hindi po ito nababalita at bihira po mabalita. Kundi pa po yung taong tinulungan niya eh yun lang po o doon lang po nalalaman na natumutulong po siya. Hindi po siya katulad ng ibang tao na kapag ka tumulong eh post agad-agad. Yung tipong kapag ka nagbigay kahit na konting tulong eh pinagmamalaki na agad sa social media. Hindi po ba? Hindi po katulad ni Mengay na kahit tumutulong po eh talagang inililihim niya. Sabi ko nga po sa inyo, kung hindi pa po pinugos ng isang bouncer yung pagtulong po ni Mengay sa kanya, eh hindi pa po malalaman ng iba. Kumbaga, ganyan po kagaling si Mengay sa pagbibigay ng tulong na hindi po nalalaman ng iba. Kaya ako po in-update yan para po sabihin na niloloko lang daw po kasi ni Mengay yung mga mamis, mga titas, mga senior. Dahil ang totoo daw pong karelasyon niya ay si Mr. Spotted, para lang daw po mawala o hindi mawala ang Aldab Nation, eh patuloy po raw niya nililin lang. Sa totoo lang, hindi naman po gagawin ni Mengay yan, tsaka yung mga mamis, mga titas, hindi naman po nagpapadala sa mga sulsul yan. Hindi naman po nadadala yan sa mga, kumbaga mas, matatalino naman po talaga karamihan ng Aldab Nation eh. Ginagawa lang po nilang issue kapag ka si Mengay po yung topic. Kasi wala po silang mabato. Wala po sila sa ating kumbaga ma-encourage na kapalpakan. Kasi wala naman po tayong attitude eh. Yun po yung pagkakaiba natin sa kanila. Katulad ko, mga ka-Aldab, nagbibigay ako ng mga video, luma nga lang. Pero 101% hindi siya edited. Hindi po siya gawa-gawa lang. Totoo po siya na ginawa o nangyari
na yung kilig moments nila Mengay at Tisoy. Doon pa lang sapat na po, di po ba? Sapat na po yung mga video na at sabihin ko ng luma o matagal na, at least totoo, di po ba? Hindi po katulad ng mga pinapakita po nilang video, 10 seconds, napakabilis lang, tapos 5 seconds, tapos edited picture, o kaya nga po, mas marami naniniwala sa akin dahil video naman po talaga yung pinapakita ko. Di po ba? Kaya nga po, ipinost ko to, yung pagtulong po sa tao, eh pagmamahal na po yun. Di po ba? Kaya nga po, yung pagmamahal ni Mengay sa mga mamis, sa mga titas, na andun yun. Kaya, wag po kayong maniniwala na doble kara si Mengay para lang po sa adhikain niya maging artista, gagamit siya ng tao, gagamitin niya yung mga mamis, mga titas, mga senyor para sa kanyang personal na interes. Mali po yun. Huwag po kayong padadala. May mga tao lang po talagang naninira na gustong pabagsakin si Main Mendoza dahil nga po sa sobrang kasikatan, sa sobrang dami ng mga achievement na nakukuha, TV commercial, kumbaga yung show na talaga namamayagpag. Di po ba? Siyempre, kapag sikat na sikat ka sa social media, trending ka, ikaw yung pag-uusapan. Gagawang kanila ng issue para maging bida sila. Gagawang kanila ng mga trending para updated po sila. Di po ba? Ganyan po karumi pagdating po sa social media, especially yung mga fake news. Real talk to, mga kaaldab. Kaya, ulitin ko for the record po, mahal na mahal po ni Mengay ang mga mamis, mga titas, mga senior. Kaya wag na wag po kayong bibitiw. Especially ganun din naman po si Richard Polkerson. Pinaparamdam naman po ng dalawa kapag magkasama po sila. Well, comment na lang po kayo. Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh consider na kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutan pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig. Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to.